Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat at 18 ng Disyembre. Eto na ho, umpisa na ho ng investigahan, sumbungan, and mga supporters ho namin sa public service, kilalanin po sila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag ibabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center na hindi agara makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Nagpapasalamat ang hashtag ibabitag mo sa Max Mango, libreng refreshments at shakes para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo, Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag sa Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag ibabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, bukas po kami sa aming Action Center sa hashtag ibabitag mo. Kami po yung matatagpuan sa 102 Timog Avenue sa Quezon City, ang building po, Ritual Center. Yan ho, 102 Timog Avenue. Lahat po ng mga sumbong reklamo at binibigyan po namin agarang aksyon. Dahil nag-iisa lang po ang pampansang sumbungan. Tulong sa servisyo, may tatak, bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito na po ang programang Hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pampansang sumbungan ni Ben Tulfo, Hashtag Ipabitag Mo. Resibong ibinigay ng Market Master sa sticky notes lang, mga tindera sa Caloocan umalma. Banana plantation na salanta, lupa pinabayaan daw ng mga manggagawa. Lupang sinakaan, binabawi na. Bitag, tulungan niyo ako ipagtanggol ang karapatan ng anak ko. Public Attorney's Office, itinaboy ako. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Kapag kayo po'y naging paksa po namin dito or sasagot or either kayo sinumbong, hindi po lahat na pinaniniwalaan po namin agad, ano? Kami po'y nag-iimbestiga. Kung sakaling kayo po'y tatawagan po namin kung sino kayo, respondent kung sinasabi po namin, sumagot lang po kayo. Wala pong puwang sa amin na napipikon. Kapag napikon kayo, lalo namin kayong pipikonin. Kasi pinagkakalob na namin sa inyo ang karapatan na marinig kayo at yung inyong panig. Subalit kung ayaw nyo, well, wala rin kaming pakialam. Mga boss, isang bagay lang pong aming gustong sabihin, patas at parehas po kami. Kapag sinumbong po kayo, magsusuri po kami. Ngayon, eto na pong sumbong na inilapit po sa amin, mga tendera umalma. Bakit? Dahil daw sa resibo ng Market Master, ng sticky note lang nakasulat, hindi resibo, hindi official receipt na nanggaling sa munisipyo. Ang mga binabayaran, merong kaakibat na resibo yan. Official receipt kung tawagin ko. Yan ay galing sa munisipyo, makikita ng munisipyo, yan transaksyon na mula sa munisipyo or city hall. Itong idinulog po sa atin ng tatlong tendera ng Maypaho Public Market sa Ipabitag Mo. Ngayon, detalye ng sumbong, panorin. Lumapit po kami sa hashtag Ipabitag Mo upang ireklamo si Cynthia Bodus sa pag-issue ng resibo sa ticket namin sa palengke. Ako po bumili ng pwesto sa Maypaho Public Market sa halagang 180,000 na ibinigay ko po kay Cynthia Bodus noong September 27, 2022. Ngayon po, umabot na po ng isang taon. Hindi pa rin po siya nag-issue ng resibo at hindi pa rin po nalilipat sa pangalan ko. Tapos ngayon po, nagpunta po kami sa City Hall, hindi pa rin po niya binayaran nung pending na utang nung binayaran kong pwesto. Ang ngayon naman po, yung kay Rose Ann naman po, simula po nung January 2023 hanggang June 2023, nagbayad po siya ng renta ng ticket para sa kay Cynthia Bodus. Noong anon nga po, nung January hanggang June. Hanggang ngayon po, wala pa rin pong isyong resibo. Tapos po nung chinek po dun sa City Hall, hindi po niya binabayan.
kay Aleli naman po, tatlong pwesto po yung binayad niya sa halagang 7-2, hindi rin po niya sinubmit dun sa City Hall po yung bayad. Hanggang ngayon rin po, wala rin pong resibo. Ang binibigay lang po niyang resibo sa amin ay sticky note na in-issue niya po sa amin. Tapos ang nilalagdaan po niya to at nilalagay po niya kung magkano po yung binayad namin sa kanya. Kaya po kami po yung nananawagan kay Sir Ben na matulungan niya po kami na mapanagot po si Miss Cynthia Bolus sa pag-remit ng mga binayad po namin sa City Hall at pag-i-issue ng mga resibo. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipapitag mo. Dalawang panig buto ng sumbong kapag kainin sila yung sumbong. Pinakikinggan po natin yung mga respondent o yung mga inarereklamo. Hindi lahat nasasabihin ng nagrereklamo ay hook, line and sinker, agad po namin papakinggan. Ngayon, mag-iimbestiga po kami. Makakasama na natin ngayon sa studio ang mga nagrereklamo. Magandang umaga sa inyong tatlo. Magandang umaga po, sir. Sino si Lernalyn? Ako po, mm-hmm. Si Roseanne? Okay. And then si Aleli? Okay, sige. Ilang buwan o ilang taon na kayo nagtitinda rito sa Maypaho Public Market? Simula po nung April po, 2016. Oh, matagal na kayo. Mm-hmm. Bakit lumapit kayo sa amin ngayon sa Maypaho Public Market? Anong problema ninyo? Maganda? Mukhang maganda. Opo. Alright, maliwalas. Mahangin. Hindi ka pareho ng mga ibang palengke dyan. Madamo tulad ng palengke rin, public market sa Pagsanghan. Nagbabalat si Buyas pa yung mayor nila roon. Nakagalitan ko nga kahan ng isang araw eh. Dahil yun naman, ayaw magbigay ng lisensya or permit sa ibang mga nagtitinda. Sa inyo naman, ganda. Nagagandahan ako. First time ko lang nakita ito. Okay, sige. Tatanong ko na sa inyo. Kayo ba'y araw-araw nagbibigay ng bayad sa inyong pwesto or buwanan? Buwanan po. So, nung dati, anong setup nung dati, nung 2016 hanggang 2000, sabihin hanggang kasalukuyan, anong pagkakaiba? Bakit kayo nagrareklamo ngayon? Kasi po ngayon po, ang binibigay lang po kasing resibo, yung sticky note po, yung sa akin po, talagang walang binigay po. Okay, dati, anong binibigay ng resibo sa inyo? Sticky notes lang po. Nung dati. Official receipt po. Ayun. Sabi, baka kasi nakagis na 2016, sticky note na eh. Pakinggan yung sagot, tanong ko ano. Nung dati ba, 2016, 17, 18, 19, 20, sticky note ba? Hindi po. Okay, kasi sabi niyo dati, sticky note. So, umpisa tayo ng 2016. 2016, ano? Official receipt? Official receipt. Good. Official receipt na nagaling sa City Hall. City Hall po. Mm-hmm. 2017? Official na receipt pa rin. OR pa rin. Apo. Okay. 18, 19, 20, ganun din. Apo. 21, 22, ganun din. 22 po, medyo hindi na po. Mm-hmm. Bakit daw? Nung mula pong umupo po yung Cynthia Bolus po, yung market master po. Ah, so Cynthia Bolus, nung umupo siya, nagkagulo na po. Kailan umupo itong inyong market master? 2022. Okay. Ang labo nyo kasi pagkaroon 2020. Tapos pag inulit ko 2022. May mga busal kasi kayo kaya hindi ko masyado marinig yung mga sinasabi ninyo. Okay lang. Lakasan nyo lang. Okay? Sige. So, nung pumunta kayo, since umupo si Cynthia Bolus nitong taong 2022, anong buwan? January po. So, nung 2023, umupo siya? Oh, 22 po. Tapos hanggang ngayon po. So, 2022, anong buwan ng 2022? January po. 2023 na tayo, ano? Aba. O, January 2022 to January 2023. Isang taon? Opo. So, mag-iisang taon na uli ngayon. Malapit na January next month. So, 24 months na. Opo. So, bakit ngayon lang kayo nagreklamo labang kay Cynthia Bolus dahil hindi kayo binibigyan ng bolus na hindi kayo binibigyan ng official receipt na dati? OR official receipt ang binibigay sa inyo? Pumupunta po kami ng City Hall po.
Okay. Dinulog na po namin. Anong sinabi ni City Hall? Eh, imbestigahan po. Hanggang ngayon po, wala pong... So, ibig mong sabihin, nagkulang ang City Hall ng Caloocan? Okay. Sino sa Caloocan City Hall ang nilapitan ninyo na parang sasabihin mag-iimbestiga? Pangalan? Alfajardo po. Alfajardo? Opo. Sino naman tong tao na to? Yan po yung city administrator po. Oh, okay. So, alam ni Alfajardo na... may problema kayo sa mga resibo, kaya lang, sabi niya, imbestigahan. Opo. Hindi niya ba pinatawag si Cynthia Bolos? Hindi po. Meron pong time na pinatawag niya po kami, nag-meeting po kami doon. Kayo? Kasama si Cynthia Bolos? Opo. Ano nangyari? Para po walang nangyari po eh. Ganun pa rin po yung ginagawa niya. Parang walang nangyari? Opo. Okay. So, parang inutil na yung administrator nito kung titingnan natin dahil wala naman nangyayari. City administrator, kahit hindi sinusunod ng market master, may problema tayo rito. Opo. Lahat ba kayo o tatlo lang kayo? Marami po. Marami kayo. Kasi natatakot po. Mm-hmm. O sige, ganito na lang. Ang pagtitinda niyo sa palengke, dyan sa pwesto ninyo, sa public market, ay isang pribilehiyo. Okay? Opo. Hindi karapatan, pero ang pribilehiyo na yung kaakibat ng pananagutan, responsibilidad ng pagbayad ng upa, pagsunod sa mga patakaran sa loob ng sinasabing palengke. At the same time, wala kayong inaagrabyado. Wala po. Wala kayong niloloko. Wala po. Ang problema, ayaw kayong bigyan ng tamang resibo na dapat pupunta sa kaban ng bayan, City Hall, bagkos yan lang. Opo. Kaya kung titingnan mo, kung lahat kayo, parang walang nagbabayad ng upa. Opo. Kasi walang mga resibo, walang makikita yung BIR. Opo. Mm-hmm. Okay. Tawagin nga muna natin tong si Cynthia Bolos at saka o di kaya si Alfajardo para marinig yung panig nila. Kami po itatawag muna at in-expect ko on the line. Sa linya ng telepono, ang Office of the City Admin, Market Operation, Division Caloocan, si Alfajardo. Magandang umaga po sa inyo, sir, Mr. Alfajardo, sir. Ay, magandang umaga po, sir. Ben Tulfo. Alright, sir. Maraming salamat po sa pagtanggap ng tawag po namin dito po, ano, sa IBC TV 13, ganun, CLTV 36. Tayo rin po ay napapanood worldwide sa pamamagitan ng aming YouTube TV, Bitag Official. Sir, nandito po yung mga ilan sa mga tendera, yung iba naman natatakot, hindi raw po nagbibigay yung inyong market master simula nung umuputo ng January 2022 ng official receipt, sir, na dapat ipinagkakaloob, yung pag nakuha yung bayad doon sa mga nagtitinda sa palengke nyo. Sir, nakaabot po ba sa inyo to? Opo, sir. Actually, gumawa sila na ng sulat noong September 14. Mm-hmm. And then, sinagot po namin niya, pinatawag namin sila for a clarificatory meeting together with our city administrator, our chief legal, ako po, saka yun, sinang vendors, yung tatlong nagre-reklamo po. The same time, based po rito sa documents na hawak ko noong September 21, si Miss Rose Ann, may ginawa pong letter na nakarating sa akin na ina-acknowledge na nagkaroon lang sila na hindi pagkakaunawaan. Ito, written po ito. Kaya ang buong akala ko, wala na po iyan. Okay. At the same time, sir, for the record, ang pag-issue po ng receipt is nasa City Treasury Department po yan. Hindi po namin kami yung allowed na mag-collecta. At hindi po pinapayagan medyo ng aming city administrator, lalo na si mayor, na magkaroon ng mga ganyang alingas-ngas. Hindi po namin pinapayagan at di namin kinotolerate yung mga ganyang bagay. Okay. Eh, ito po nga pong may record din po kami, November 9, sumulat po sila sa Human Resource Department namin. At ito po, inindolso na po ng aming office sa Legal Department. Okay. Para po masagot kung ano man po yung mga bagay na hindi maliwanag para sa kanila. At written, magharap-harap po kung yun okay ang kailangan. Opo. Sir, ganito na lang, sir, para wag nang po natin pahirapan sa bureaucracia, yung proseso. Alam ko po, sir, ginagawa niyo pong trabaho ninyo, yung proseso, pero wala po kayong action na nagawa.
iba yung ginagawa yung trabaho, iba yung inaaksyonan yung problema. Sinasabi niyo po sa akin tungkol sa problema pero walang aksyon sa problema, status quo. Ang official receipt, sir, pagkaalam ko, yung manggagaling sa City Treasurer's Office, sabi niyo nga kanina, tama, sir? Apo, apo. Hindi po ba, sir, ang City Treasurer's Office dapat i-issue yung mga booklet of receipts sa... Tama. Tapos, idediretso po yan sa kay Bolos, kung sino man itong si Bolos. Kasi Cynthia Bolos, apo, dahil siya po yung market master. Di ba? Apo, apo. Huwag po siyang tatanggap ng bayad na wala pong official receipt. Hindi po ba, sir? Tama po, tama po. Ngayon, yung pera po na magagaling sa mga vendors na dyan po para sa Maypaho Public Market, it's a money that should go to the coffer o sa kaban ng bayan, sa kaban ng siyudad ng Caloocan. Tama, sir? Tama po, tama po. Okay. Ang problema, sir, magdadalawang taon na po, sir, sticky note lang ang bini-issue, yellow. Ito po nakikita namin, pinakita po sa akin to eh. So, sir, sa tagal ng panahon, sir, January 2022 up to the moment, itong reklamo to has been ongoing. Kung titingnan po natin, sir, ang bawat vendor, magkano binabayad mo buwanan? 2,400 po. Ikaw naman? 3,000 po. Ikaw? 2,400 din po. 2,400, 3,000. I-multiply lang po natin, sir, sa 3,000 in 10 months, 30,000. Sa 12 months, abay 36,000, yung 3,000. Eh, 36,000, sir, na sinasabi po natin sa ano po yan, sir, sa isang taon lang. Sa isang tao lang yan. So, mangyayari po 72,000 sa isang tao kung ito po si, ano, si, itong si Aleli. Yung dalawa naman, 2,400, that's about 24,000 in 10 months. Medyo, sir, mga 28, titingnan po natin kung sila po'y gaano kay karami. So, sir, mukhang pinagkakaitan po nitong vendor ninyo si Cynthia Bolos ng perang dapat pumasok sa City Hall. At yung pera na yon, official receipt, makikita ng BIR. Auditable po yan ng COA. At yung COA po, sir, kapag pag nakita po yan na pala wala nang laman, pwede po silipin yan. Yan po yung COA. Baka pwede mareklamo po sa DILG. O hindi lang sa DILG, bareklamo po sa ombudsman dahil ito pong parte na to parang lumalabas. Wala po kayong kinikita sa Maypaho Market, so therefore, ombudsman double po to, sir. So, yung pong walang aksyon sa parte po ni Bolos, pagpapakita po, sir, grave negligence. Grave negligence could be translated into graft, abuse of authority. Yan po, sir, isang uring katiwalian. Ako po ay nagtatranslate lang po base po ron sa aking kaalaman na kung nakikinig po sa atin ang ombudsman. Lalo na si, ito ho, yung pinaka-ombudsman mismo, si Martires, Samuel Martires. Abay, nagagalit po yan, lalo na, sir, pag ganito, pag tinuruan po namin, ito magsampa ng reklamo, diretso na sa ombudsman, na wala pong nangyayari sa munisipyo, sa City Hall, yan po'y grave negligence na po kasi nakaabot na po sa inyo, wala pa rin reklamo. Tapos pati pong legal ninyo masasama rito. Abay, hindi po maganda para sa mayor nyo to. Kaibigan ko pa naman yung mayor ninyo. Tama po kayo. Pero sir, may mga aksyon naman pong sinagawa. Kayo ba ay binigyan ng meeting? Sir, ang kanilang hinihingi, nasaan yung official receipt nila? Sir, ganito. Actually, yung isa nga dyan, nagbayad siya. May resibo ka ba? 2022. May resibo kayo? Siguro, sir. Sir, ganito, ano, ito pong sa akin, ni isang resibo, wala po silang natatanggap. Official receipt. Do you have an official receipt? May official receipt ka? Mapapakita simula ng 2022 January hanggang kasalukuyan? Ngayon lang po. Ngayong ano? Ngayong December lang. Bakit? Nalaman na pumunta kayo dito sa Bitag? Dumiretso na po kami sa pinaka-treasury po. Doon na po kami nang mismo nagbabayad. So sinabi na ninyo na nanggaling na kayo rito last week pa kayo? Opo. So nasabi nyo na bumisita na kayo rito? Hindi po namin sinabi. Okay, hindi pa nasabi. Kaya hinahambalos ko sila eh. Opo. So, ang pagpunta nyo rito, forum shopping, ha? Kayong tatlo? Opo. Pumunta na pala kayo roon, pero hindi nyo sinasabi sa akin. So, anong ginagawa nyo? Ay, hindi po. Isa pa rin kayo? Di ba, nandito pa kayo last week? Opo.
Oh, December 5 po kami. December 5. Dito kay last week, hindi ba? Wala po. Yung sumbong ninyo, alam ko na yan eh. Opo, noong December 5 po kami. Oh, December 5, itong buwan na to. Opo. Isa ka pa. Sige, painitin mo ulo ko. Ay, sorry po, sir. Pinagtatanggol ko kayo. Opo. Matagal ko na ang tanggap ang reklamo ninyo, hindi mo ka ba alam yan? Meron kayong video rito pagpasok ninyo. Kinukuna namin kayo ng video, tinatago namin just in case kung kayo'y babaliktad, nakita, nakamike ako, may mic kayo. Opo. So, wag nyo akong susubukan dito. Binabalansi ko. Opo. So ngayon, nakatanggap na kayo ng receipts. Resibo. Itong opo. December. Opo. December lang po. December. So simula ng 2022, December 2020 hanggang January to December 2022, 12 months, wala kayong resibo. Yung ano po, ako po April po, hindi po ako binigyan ng resibo. Uulitin ko, sabugutin mo ako ha? Oo o hindi. Simula ng Janeiro ng 2022, to December 2022, wala kayong resibo? Meron po. Sabi ninyo wala. So nagsisinungaling kayo? De, may mga resibo. Uulitin ko. January, sabi nyo kanina, nakatate tayo. January 2022 hanggang December 2022, kinukompute ko ngayon. Tahimik lang kayo habang kinakausap ko si admin. Ano ba talaga? So nakatanggap kayo ng resibo kay Cynthia Bolos. January, balikan natin. 12 months to, ano? 2022, January hanggang December, ilang resibong natanggap niya? Ikaw, Aleli? Yung ano lang po, 2023 lang po. Yung okay, April. Uulitin ko. Pakinggan mo ako na maigi, ano? Para hindi uminit ang ulo ko. Kasi mukhang umiinit ang ulo ko eh. May tinatago kayo eh. Masisermonan ko kayo rito. Pinagtatanggol ko kayo. Pag mali kayo rito, maling sumbong nyo, malilintigan kayo. Mag-imbestigin na kami. So January to December, January 2022 hanggang December 2022, isang taon, 12 months, hindi kayo binibigyan ng resibo. Tama? Hindi po. Meron po kami yan. 2023 lang po. Siya po, 2022 wala po siya. Okay, sige. Diyan ka muna. Okay. Ikaw muna. Isa. Aba, aba. January 2022 to December 2022, nakatanggap ka mo ng isang resibo? Wala po. So, 12 months? 12 months po. So, 12 months, December 12, mes. Mm-hmm. Labing dalawang buwan. Ikaw, January 2022 to December 2022, nakatanggap ka ba? Opo. Ilan ang resibo na tanggap mo? Si Lola na po kasi may hawak nun eh. Sino ilan Lola? Lola niya. Yung Lola ko po. Lola. Pakialam ko sa Lola mo. Ba't hindi mo tinanong yung Lola mo? Ba't hindi mo tanong lelong mo? Pupunta ka sa akin dito, diretsuhin mo ako. Kasi dito, parting to, diretsahan tayo rito. So, January 2022 to December 2022, nagreklamo ka, ilan ang resibong nakuha mo sa kanila? 12 months po. So, kumpleto ka? Apo. Okay. So, ikaw, so, December, January 2022. Now, punta tayo 2023. January 2023 hanggang December, nakatanggap ka ba ng isang resibo? Isang resibo lang po. Anong buwan? Nung binayaran ko po yun nung September. Anong resibong natanggap mo? Anong para sa anong buwan? Sa official na po. Kasi anong buwan na mga tanong? Anong buwan? What month? Month for December or November? October 2022 po hanggang September. Aha. Ayun po yung binayaran ko po. So, October 2022 hanggang September po. October 2022. Opo. Sabi mo, wala nagbabayad ka, wala kang resibo. Bakit nagdoble ka? Hindi, yung sa akin po, iba po yung sa akin kasi binili ko po yung pwesto. Ibalik ko lang kaya kayo dun sa munisipyo. Mag-usap-usap na lang kayo. Magulo kayo kausap eh. Nag-imbestiga kami sa inyo. Pinalalabas niyo, hindi nag-i-issue ng official receipt. Paliwas doon sa sinasabi. Kaya ako sinasabi ko sa umpisa pa lang, hindi ibig sabihin pag nagreklamo sa akin, nag-iimbestiga ako. Ikaw, so, malabo kang kausap. Ikaw, malabo kang kausap. Ngayon, kung hindi pa kita imbestigahan, umaamin ka na. So, October 2022,
Pinabayaran po sa akin, dito lang po, 2023, noong 2022 po, na bakit dapat ko po bayaran. Bakit? Di ka ba nagbayad? Oo, dahil sabi po ni Cynthia Bolus, wag ko raw po bayaran. So sa mga katuwid, hindi rin kayo nagbayad? Opo, dahil sabi po niya, wag muna. Dahil po doon sa binili ko pong pwesto na 180,000. Okay. Ikaw naman, hindi mo alam dahil sa lola mo. Hindi po, meron po akong binayad sa kanya 2023 ng January hanggang July. Wala po akong July receipt. Ano? July 7. July 7 ng anong taon? 2023 po. So July 7, 2023 hanggang kasalukuyan. Opo. Ikaw naman? Yung April po, hindi po niya yan. Ganito ang gagawin natin, balik kayo ron. Okay. Mr. Alpha Hardo. Opo, sir. Ganito na lang. Opo. Pinababalik ko itong mga tatlong mga Marias na to. Oh, sige, opo, mag-usap-usap sir na lang kayo dahil mali-mali ang sumbong sa amin eh. Alright? Nga po, sir. Nakikita ko na ngayon ho, na medyo mga yung kanilang mga sinasabi na akala ko sa umpisa pa lang, iba-iba palang storya nito eh. Oh, bago pa man siguro makagalitan ko tuloy sa ere, ibabalik ko sa iyo para mag-usap na lang kayo para medyo everybody happy. Ha? Opo. Ayaw ko kasing maka medyo, akala ko kasi dinihado eh. Akala ko kasi pinagkaita ng resibo. Lumalabas naman pala. May nakikita naman ako na hindi naman pala talaga sila nagbabayad kasi sabi daw ni Cynthia, hindi huwag magbayad pero lately, pinabayad na sila. In short, actually, yes. Sir Ben, nung last Friday lang po, nag-Christmas party sila eh. Nandun po si Mayor, nandun na po eh. More than 200 yung... At okay, sabi ng bilina ni Mayor, kung ano may mga problema sa okay bilin at kung ano, matutol. Mr. Al, na alam ko po yan. Kung sakali pong hindi lang nagkakaintindihan, ayoko na pong suriin ang sumbong, baka may madiscovery pa po ako kasi may mga bagay na hindi po nasasabi sa amin. Pagkaalam po namin, kaya kanina kausap ko po kayo, na akala ko straight from January to December 2022 up to the present, I mean 24 months, hindi po maganda yun. Pero apparently, may mga issues pala na hindi sinasabi. Magkaiba yung mga problema nila. Nagkukumpul-kumpulan sila. Iba-iba pala. Tapos lumalabas, parang sinasabi, wag muna magbayad para, in short, ayusin yan. Opo, tama po. Nagbayad naman sila. Siningil naman sila. Opo, official receipt ang pagbabayad niyan eh. Official receipt ang binigay sa'yo. Opo. Okay, balik kayo ron. Ganun na lang, Al, ha? Pakiayos na lang. Salamat po, Sir Ben. Okay, opo. Sige. Huwag po kayo mag-alala, tutulungan po namin sila. Wala po akong... Kaliwanagan po. Thank you so much at pasensya na po sa abala, ano? Ha? Opo, maraming right, salamat sige, din sige po. Alright, sige. Pag kayo nagsumbong at kami nagtanong sa inyo, maliwanag, paulit-ulit ako, iba ako pag nagtanong. Pag ako nagtanong, may kasunod na yun. May aksyon. Lumalabas ang sumbong nyo rito, parang lumalabas na parang gusto nyo sabihin, biktima kayo, kawawang-kawawa kayo. Etong si Bolos, lumalabas na parang, parang lumaga swite na hindi binibigay yung pera doon sa binabayad ninyo. Wala ka pa naman palang binayaran. Hindi po, sir. Hindi, sandali. Sandali. Lately ka lang nagbayad eh. Huwag ka na mga tiliran. Hindi, iba pa po yung anong sa akin, sir. Para mas maganda, hindi ako kabahagi ng City Hall. Opo. May issue kayo, ayusin nyo muna roon kapag pinabayaan kayo, tsaka kayo pupunta rito. Opo. Nagpa-forum shopping kayo eh. Nagbabayad kayo, tapos pupunta rito sa amin. Anong ibig sabihin yan? Para kayo mga bata nagsusumbong, nagpapakampi, walang problema sa amin kapag kayo inabuso, niloko, may pang-aabuso sa tungkulin ng ilan. Gusto ko lang, kaya medyo nainis ako eh. Irritable ako roon sa sagot ninyo na akala ko talaga simulat sa pool hindi kayo nagbabayad kayo, ang binibigay lang stick it, kumbaga yung yellow paper na ini-stick lang, hindi resibo yun. So entonces hindi nga kayo pinabayad eh, tapos siningil na lang kayo. I don't know kung anong reason siningil kayo kasi inaayos siguro. So kapapasok lang ng ginang, kung kailan man yan, parang nilalabas nyo, siya ang problema. Ba't hindi lang kayo muna mag-ayos doon? Ayaw po nga kami harapin. Kaya ayaw kong pakialaman muna, mag-usap muna kayo. Punta kayo sa admin. Huwag kayo magpapakampi sa akin. Kasi may issue pa rin kayo eh. Hindi, nagbabayad naman. Ayusin mo, magbayad kayo roon. Nagbabayad po kami. Hindi kita tatang, hindi ko natatanggapin ang reklamo mo hanggat hindi ka pumunta roon. Karinig ko lang eh. Huwag kayong tatakbo sa akin, di ako City Hall.
Sakaling may problema na kayo, walang resibo, bungi-bungi yung resibo, tsaka kayo pupunta sa akin. Okay? Tinatanggihan ko ng reklamo niyo. Balik kayo roon. Ayusin niyo roon, makipag-ayos kayo. Kasi kung hindi, parang lumalabas nag-chismis kayo rito. Mabuti nga ka mo, nag-iimbestiga ako. No, hindi. Alright? Ito po, nag-iisa pambansang sumbungan, tulong, serbisyo, may tatak, tatak, bitag. Hindi po kami pwedeng machubibo rito. Ang tao magtatanggap kami paikutin, sila pong mahihilo. Tatak, Bentulfo, hashtag ipabitag mo. Susunod. Banana plantation na salanta. Lupa pinabayaan daw ng mga manggagawa. Lupang sinakaan, binabawi na. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang isang pambansang sumbungan, may tatak. Tatak, bitag. Si Bentulfo po, si Bitag. Apelyido ko lang po yung Tulfo. Ako po, si Bitag. Ito po yung hashtag ipabitag mo. Kung kayo po yung nakakaranas po ng pang-abuso, iba't ibang mukha ng pang-abuso, iba't ibang mukha sa loob ng pamamahay, sa labas ng pamamahay, sa trabaho, o di naman kaya pang-abuso ng mga makapangyarihan doon sa mga walang kaboses-boses, mga hinalal, o di naman kaya sila po yung mga in-appoint, nagpabaya, pang-abuso po yan. Abuse of authority. Kaya sa amin po, pag may ganyan ang nangyayari, pinagtatanggol po namin kung may makikita po kaming mga ebidensya at dokumento. Subalit, may iba naman pumupunta sa atin, kami po ay tagapagpaliwanag, tagapagbigay linaw. Ito po, banana plantation na salanta. Bakit na salanta? Sa Bagyo. Ngayon, lupa pinabayaan daw ng mga manggagawa, kumpanyang may-ari ng lupa, binawi yung lupa mula Compostela Valley, Davao de Oro, bumiyahe papuntang Maynila mga manggagawa ng mga banana plantation, maidulog lang kalang problema. Taong 2012, sinalanta ng Bagyong Pablo ang kanilang plantation. Nawasak ang kanilang mga pananim at hindi pa man nakakabangon ay pilit daw silang pinapalayas ng export company ng mga sagi na may-ari ng lupa. Maganda siguro detalye ng sumbong panoorin. Kami po ay isang manggagawa sa banana plantation sa Davao Fruits Corporation, Compostela, Davao de Oro. Kami po ay pumunta rito kay Sir Bentulfo na humingi ng tulong dahil kinuha po yung lupa namin ng Sumipro. Wala kami ng 1994 hanggang 2013. Ang Bagyong Pablo, yun na yung time na ang pagpasok ng Sumipro sa aming area. Hinaras po kami nung time na yun na nagdala sila ng mga security, police, hanggat napalayas po kami sa aming area. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakasama natin ngayon ang mga nagrareklamo banana growers. Magandang umaga sa inyo. Makako. Sino si Vincent? Okay, si Gerson. And then, si Eduardo. Okay. Kumusta kayo ngayon? Okay naman po. Kumusta naman yung pananatili nyo dyan sa Sogo? Okay naman po. So, maraming salamat. Okay. Alam ko dahil malayo pa. Biyernes pa lang mga boss, nakita po namin. Aawa naman kami sa kanila. Bagamat, ang problema po nila kinakailangan linawin, ang ginawa po ng Sogo Hotel. Dahil katuwang po namin pagdating ng public service, pag-uuwi po sila ng Biyernes, sayang naman po, kaya ang ginawa po namin, pakita uli natin, dyan naman po yung Sogo, malapit lang po sa amin, naawa rin. Kaya maraming salamat sa Sogo, or Hotel Sogo. Ayan po, ano? Taong 1994, naging miyembro sila ng Best Liberty Cooperative bilang mga banana grower under farm management contracts sa Davao Fruits Corporation. December 2012, nasalanta sila ng Bagyong Pablo at nasira ang lahat ng pananim nilang mga saging. 2013, nag-merge ang Davao Fruits Corporation at Sumifro Philippines Corporation. Ang Sumifro ay isang multinational agricultural company na nag-export ng high-quality fresh fruits kagaya ng Cavendish bananas, pineapple at papaya. Dahil sa naging pinsala ng Bagyong Pablo, naging infectious ang tinaniman nila at pinatakti daw ng mga peste. Sinabihan sila ng Sumifro
ang mga manggagawa na puksain ang mga teste upang hindi makahawa sa ibang mga pananim na malapit, karatig lupa rin, baka kumalat yung infestation. Subalit sa kabila ng paulit-ulit ng palaal at mga warnings, advisory, ay hindi nawa po nangyari yung dapat ay ginawa po ng mga manggagawa. Kaya taong 2013, abay tinake over na ng Sumipro ang pag-rehabilitate ng plantation, kaya pinaalis na sila. Reklamo ng mga banana growers, inagawan daw sila ng Sumipro ng lupa sa kanilang pinagtatamnan. Kaya nandito po sila sa atin. Mga boss, kami po sa hashtag ipapitag mo, sabi nga po namin kung meron pong ito ay probable cause at mga hindi lang po dyan, ebidensya, patunay, dokumento, tatayo po kami, tagapagtanggol. Subalit kapag medyo komplikado, kami po ay nagbibigay linaw lamang, pagpapaliwanag, kabahagi po ng aming public service bilang pag-unawa-awa doon sa mga taong dapat kaawaan tulad po nila. Maaaring hindi lang po nagkakaintindihan. So, si Vincent, sino si Vincent? Okay, ikaw yung pinakamatanda sa kanila, Vincent. Okay, Vince? Okay. Parang matipid ka sa salita, Vincent. Okay? Kuripot sa pagsasalita. Ikaw naman, Gerson. Ikaw si Gerson? Yes po. Okay. Eduardo? Ako po. Okay. Alright. Ano ba nangyari doon sa kung bakit napaalis kayo? Sa pananaw ninyo, bakit kayo pinaalis ng Sumipro doon sa lupain or doon yung inyong cooperative niya? Best Liberty. Okay, Best Liberty, Liberty Cooperative. Okay. Ilang miyembro kayo rito? Bali 12 po sila na miyembro. Bali yung 6 nahiwalay na po sa kanila. Ilang hektaryang lupain ang mga inagaw sa inyo or naremata? Sabihin natin, naremata, maaari sa inyo inagaw, pero naremata yon. Ano ba talaga? Bali, ang simula po nung pagpasok ng Bagyong Pablo. Okay. 2012. Lahat ng sagingan sa Compostela, Davao de Oro, napinsala po. Yung unang sinasabi nila sa amin na may utang kami na 3 million, hindi po totoo yun. Kasi ang utang lang po, 56,000, nabayaran na po yun lahat. Ay bali, isa lang tao na hindi nakabayad. Bali, yung 3 million, tinacharge nila kahit walang saging, nag-i-spray yung eroplano. Kaya tinacharge nila yung 3 million. Ang nangyari po sa lupa, nung time na yun na bagsak lahat ng saging, gusto mangyari sa Sumipro, napiperma kami na walang basahin. Ang ng presidente namin, hindi tayo piperma hanggat walang ipabasa sila sa atin. Ang gustong mangyari, kaliwat kanan ang kontrata nila tsaka kontrata namin. Doon po nagsimula habang nagtatrabaho, hinaharas, nagpadala ng security at mga polis. Okay. Ititigilin kita rin, ano? Yes po. Bakit napunta ka sa utang? At bakit iba yung mga... ang Sumipro ay, kung titingnan natin, gusto ko maintindihan sa'yo, ang Sumipro ay isang multinational company, exporting company. Okay? So, dahil sila ay multinational exporting company, ang trabaho nila ay mag-export mga saging, mag-export ng papaya, mag-export yan sa ibang bansa, sa Saudi, sa Hong Kong, kung saan. So, doon muna tayo mag-uumpisa. 2012, nasalanta ng bagyo, Pablo, at nasira ang lahat ng pananim na saging. Tama? Okay. So, nung nasalanta, nagkaroon ng kunting peste doon sa inyo mga saging. Tama? Okay, itong parte to nagkaroon ng peste, okay? Nung nagkaroon ng peste roon, anong sinabi sa inyo ng Sumipro? Ayusin nyo muna, i-rehabilitate nyo muna, i-de-infestate nyo muna yung lupa kasi pag nagtanim kayo dyan,
eh, may peste pa rin yung mga saging at hindi po pwedeng i-import, masisira naman yung sumifero. Kasi ang trabaho nila, upahan ang inyong mga lupain, upahan kayo, tama? Kaninong binhi? Kaninong mga sag? Kaninong binhi? Sa kanila, hindi ba? Bali, ang nangyari po doon, wala pong binhi na binigay silang sakay. Okay, sige. Kanino ba? Ano ba ang kontrata? Paano ba ang kontrata sa inyo? Hindi ba? Kinukontrata ang inyong lupain para magtanim kayo ng mga saging. Tama? Opo. Sino nagpupondo sa inyo? Bali po. Saan kayo kumukuha ng pondo para makapagtanim kayo lahat ng pangangailangan? Sino nagagarantor sa inyo? Yung sumipro. All right. Mm-hmm. So, ang lupain ay sa inyo, pero yung sinasabing pag nakuha, pag maganda naman ang mga saging, kinukuha, binibili, diba, binabayaran kayo, tapos ine-export nila. Yes po. Pag ang inyong saging ay hindi pumasa doon sa sinasabing quality assurance, hindi pwedeng i-export, wala kayong kikitain, wala silang kikitain, tama? Yes po. Ang problema, pag wala silang kikitain, eh, yung pondong ginamit ninyo, kasi silang financier ninyo, lugi rin sila. Magkakautang sila sa banko. Tama? Yes, yes. At yung utang na rin, mananatili kay Sumifero na ginamit ninyo, sila yung guarantor. Linawin muna natin. Kasi ikaw, ang sinasabi mo, Gerson, utang agad eh. Bago tayo pupunta sa utang, umpisahan muna natin dito. Yes po. Ganun ang usapan sa inyo. Okay? Ako'y tagapagtanggol nyo kung kinakailangan. Dito, nagbibigay linaw ako. Okay? Nagkaroon ng peste ngayon ang inyong mga saging doon. Hindi kayo pwede magtanim kasi ang gusto nila mangyari, i-rehabilitate. Nagpapaalam sa inyo, ayusin nyo yan. Kapag hindi nyo inayos yan, huwag muna kayo magtanim. Kakalat yung mga peste. Tama? At maapektuhan yung mga karatig lupain na mga saging din. Kaya kung maaari, ano bang ibig sabihin ng rehabilitation pag na-peste, hindi ba? Kinukure nyo muna, inaayos nyo muna ang lupa. Anong ginagawa nyo? Nilalagyan nyo ng pesticide? Yes po. Tama? Apo. Kasi hanggat makikita sa bunga ng saging yan, tama? Ano yung mga makikitang senyales sa dilaw na saging, Cavendish, banana, ano makikita mo? Yung parang yung mga tuldok-tuldok. Hindi ba? Pag may tuldok-tuldok na, hindi pasado yun. Hindi ba? Natuturing parang peste yun. Parang mangga. Ang mangga, pag hindi dilaw, at may mga tuldok-tuldok, yung mga, hindi ba? Hindi ano yun. Pag ang tawag doon, pag in-export mo, hindi papayagan. Kasi magdadala ka roon ng bagay, maapektuhan. Kaya nga may sinasabing agricultural checkpoint. Alright? So, nung bang sinabi na i-rehabilitate nyo muna, ayusin nyo muna lupain, ano nangyari? Ginawa namin yan, sir. Okay. Ginawa namin. Ang sabi ng Sumipro, gawin namin, ilinisin lang lahat ng lupa dahil may assistant na sila nga na ibigay sa amin. Okay. Ngayon, linisin ang lupa? Oo. Paano linisin ang lupa? Bali, yung mga kalat doon sa ano, okay. May pinachap namin yung mga saging na ano. Okay. Dahil ang sabi nila, magbigay sila ng assistant sa amin. Ngayon, tapos na namin, natapos nang linisin ang lahat, nagpunta kami sa kanila. Okay. Dahil may mga tao din kaming nagpapasok din kami ng mga tao. Ngayon, pagpunta namin sa kanila. Sinong inupahan ng Sumifero? Kayo o yung mga tao niyo? Kami talaga. Okay. So, dahil medyo bayo sila. Sandali muna. Inupahan kayo ng Sumifero, umupa kayo ng ibang tao. Hindi, nagpatrabaho kayo ng ibang tao. Oh, bali. Kami ang nag-manage sa lupa, sir. Buyer lang sila, Sumipro sa aming. Hindi niyo naintindihan. In-outsource kayo ng Sumipro, kayo ang may pananagutan para doon sa mga saging. Ang mahalaga rito yung mga saging ninyo kasi kapag hindi na export ang saging niyo, pareho kayo lugi. Huwag na kayo magsisihan. Naka-export ba kayo ng saging doon o wala? Export, sir. Anong na-export ninyo? Hindi naman po pwedeng export yung mga medyo may mga may infestation. Pero nung, paano nangyari yun? Pero nung nakuha na yun, patingin nga ako ng saging. Ito yung sagingan ninyo. Patingin muna ako ng saging yan. So, alin dyan sa mga saging na sinasabi nyo? Yan. Yan ba yung bago na yan o nakaraan pa yan? Ngayon lang kahapon pinituran dyan. Kahapon pa lang. Okay. Sino ngayon ang nangangasiwa? Sa inyo pa ba yan? Hindi na. Hindi na po. Hindi na. Kasi noong 2000, bakit binawi ng Sumipro yung inyong mga saging? Una,
hindi kayo nakapagtanim. Base doon sa sinasabi na rehabilitate muna, ayusin muna sa kabila ng mga paalaala sa inyo. Etong sinasabi nila, dahil napinsala ng bagyo, Pablo, naging infectious yung mga tanim, pinotakte ng mga peste. Tama, 2012? Sinabihan kayo ng Semifero na ang mga manggagawa, kayo mga puksain agad yung mga peste upang hindi mahawa ang ibang pananim. Pinuksan niyo ba yun? May mga eksperto pang dumating kasi lupa niyo yun eh. Kabisado niyo yun. Pero ito pong sinasabi nila sa kabila ng warning sa inyo, paalaala, hindi raw ata nangyari ito. Kaya nung hindi nangyari ito, ang nangyari na para na pabayaan kasi infectious na, tinake over na nila dahil may mga utang din pa kayo. Dahil doon sa sinasabing sila yung guarantor ninyo, sila ang nangungutang para sa inyo. Ang problema, hindi na kayo nakakapag-export kasi may mga peste yung saging. Yun ang sinasabi nila rito. Kasi, pag hindi kayo nakatanim at hindi kayo nakaharvest, pare-pareho kayo lugi. Silang financier, sa inyong lupa. Kayo nagsasaka, silang nagpupondo. Pag medyo nag-anihan na, hati na kayo roon. Di ba? May mga bayaran na doon. Di ba? Ang problema, hindi naman ata natupad yung usapan. Kaya, sa kabila ng mga warning sa inyo, lumalabas, inano raw. Totoo ba to? Ni-remata? Yun ang lumalabas. Okay. Si Rizal Umalyaw, Municipal Agrarian Reform Program Officer, MARPO, Compostela Valley. Magandang umaga po, Rizal. Ay, sir. Magandang umaga din, Sir Ben. Okay. Sir, pakipaliwanag nga rito kasi ang nakikita po namin yung mga dokumentong pinakikita po rin dito na parang na nagkaroon ng asset recovery ata yung Sumipro dito dahil sa utang at hindi po nababayaran dahil peste raw. Simula noon, hindi na po daw nagawa yung mga dapat gawin, nalulugi daw yung Sumipro kasi exporting sila, export company sila ng mga saging. Eh, nagpupuntahan sa amin dito, yung nababasa namin dito, kaya yun daw ay naremata. At parang ganun ang nangyari. Pakipaliwanag nga, Mr. Rizal. Actually, sir, sa ngayon, tama yung sinasabi nila. Kasi yung area natin sa Compostela, dominantly planted with export kabindis. Hello, sir. Nakikinig po ako. So, most of our ERB, nagkaroon sila ng contract with Sumipro. Ilagay na yung mga ERBs natin. Yung ERB, anong ibig sabihin po ng ERB, sir? Para maintindihan. Agrarian Reform Beneficiary, sir. ARB. Okay. Reform Beneficiary. Okay, yes, sir. So, ang nangyari sa ngayon, sir, yun nga ang nangyari sa area nila. Medyo nagkaroon ng problema dahil sakit yung panama. Then, isa sa mga nila na tulong sana sa kumpanya as partnerships sa negosyo, yung financial assistance at saka yung sa inputs kasi masyadong mahal yung inputs ngayon. Ang problema lang kasi kung meron ng may tulong yung Sumipro, medyo limitado po. Okay. Ang tanong ko lang, sir, nandito po ngayon sila. Ano pong nakikita ninyo, sir? Sila daw pinaalis na, kinuha na, parang may asset recovery. Gawa nga daw po, sir, nung on na hindi naman nangyari yung mga dapat usapan kung partnership ito. Agreement between them and Sumipro, itong Liberty, ito yung sinasabi ng company nila, na hindi naman daw po nagagawa ng Liberty, Best Liberty Cooperative, yung dapat gawin na i-rehabilitate yung lupa anong nagpepeste at dapat mga bagay na dapat gawin kaysa mahawa yung ibang mga banana plantation. Sa kabila ng paulit-ulit daw po ng paalaala, sabi po ng Sumipro, hindi naman daw po nila ginawa, kaya parang nagkaroon ata ng kunting problema rin yung Sumipro sa banko dahil sila ata nagpa-financer. Tama ba to, sir? Silang financer? Actually, yung siguro yung sa kanilang area,
Nawala. Okay, balikan uli natin dito. Naiintindihan niyo ba? Kasi ikaw, Gerson, ang sinasabi mo rito utang, bumabalik muna ako doon sa problema, huwag sa epekto. Tinitira mo dito, sinasabi mo, epekto na ng problema eh. Balikan muna natin yung mga nangyari. Nagbagyo, dulot ng bagyo, infestation sa saging. At dahil infestation sa saging, pag tinanim niya yan, kakalat yung peste. Bago kumalat yung peste, kinakailangan, abay, pangasiwaan ng lupa, tanggalin yung peste, huwag muna magtatanim, pinuputol nyo muna. Yung iba nga, mga saging, alam ko nililibing, o di naman kaya. Depende kung mabibenta sa mga palengke, kaya lang, yung alam ko ng iba yan, bago kumalat yan, imahawa yung ibang mga, alam mo yung, you know, kuminsan, nakakahawa rin kasi peste. So, hindi nakakahawa sa tao, nakakahawa sa mga paningin na iba. Dahil yung peste na yan, pwedeng pumunta sa ibang mga halaman. So, sa kabila ng warning daw ata sa inyo, paulit-ulit, sa kabila ng palaalo sa inyo, hindi nyo pinangasiwaan, hindi nyo ginawa. Yung usapan bilang partner yan eh. Partnership itong nangyari sa inyo eh. Yes, sir. Bali, sir, may request lang kami. Pwede nyo ba matawagan yung president ng Best Liberty, sir, para maipalawanag niya lahat? Okay. Pumunta kayo rito pagkatapos, alam ba ng presidente ninyo? Yes, sino sir. Bang signatory doon sa usapan ninyo? Si Silvestre po. Sino naman ito si Silvestre? Yun ang president. Wala naman po akong telepono ng Silvestre. Meron po kaming binigay kayo. O di, titingnan muna natin kung tawagan si Silvestre. Alam mo kasi, pupunta ka na naman sa presidente ninyo. Kasamahan nyo yan eh. Ang gusto natin pasagutin dito yung Sumifro eh. Sumifro, ang sagot nila sulat eh. Ang sagot nila dokumento eh. Nakasulat lahat eh. Kayo naman, salita kayo sa akin. Ang pinakikinggan ko kayo. Pag-aharap tayo sa husgado, kahit kanino, kung wala kayong sulat dito, tulad ng nakasulat sa kanila, permado, pagkatapos, naka-notify pa pati DAR. Eh, itong sa DAR naman dito, sinasabi, ARB, Agrarian Reform Beneficiary kayo. O, binigay sa inyo yan. Ang problema, parang alam niya, sinabi tama. So, ngayon, hindi na kundi niyo pag-aari yung lupa. Sino tumatanim doon? Miyembro niyo pa rin o iba na? Sumifro na po, sir. Ibang miyembro na? Oo. So, kinuha na ng Sumifro, tapos ano nangyari? Inano na nila, inasim na nila, bali sila nang nag-manage sa lupa. Okay, sila nag-manage ng lupa. Anong sinabi ng mga inyong kooperatiba? Wala na sige, kasi... Anong sinabi ng presidente ninyo? Bakit parang nawala ng gana? Dahil sa utang ba? Dahil napautang kayo, sila naman ang Sumifro, ang inyong garantor? Kasi pinaalis na kami. Hindi, kaya nga, dahil hindi na, kaya nga sinasabi. Ano ba nangyari kung bakit nabayaran ba, nasunod ba yung kasunduan ninyo sa Sumifro? Nagkaroon pa muna ng problema. Nasunod naman, sir. Ang kaso lang, pag ano ng Pablo, sir, yung mga... Yung Pablo nga, pagkatapos ng Pablo, nagkaroon ng infestation pa, tama? Oo. O di, pagkatapos ng Pablo, at 12, at 13, at 2013, di ba, nagkaroon ng peste? Ang sinasabi niyo, panahon ng A12, tumama yung bagyo. Nagkaroon ng infestation. Yun lang gusto kong sabihin. Kasi ang papel na dala niyo sa akin, binasa namin, sinuri namin isa't isa. At doon sa mga papel na hawak-hawak ninyo, binasa namin sa inyo. Kaya kami nagpapaliwanag. Sino pa bang pwedeng makausap dito? Ang Sumifro. Eh, nagdesisyon na, hindi na namin pwedeng ano, nakuha na nila yun, na-recover na yung luma. Gawa nga ng, parang, paano sila mabubuhay niyan? Lupa nyo nga. Alam naman ito nag-ARB. Tawagan nga ulit itong ano, ba't nawala itong all of a sudden, ang signal nito? Pakitawag na ulit, hindi na po matawagan? Hindi na? Ano, nagtago na ba ito si Rizal? May bagyo kasi, na, sir. Ha? May bagyo. Ay, may bagyo. Opo. Ah, may bagyo. Mm-hmm. May bagyo rin. Kasi tungkol hindi, si Bonifacio ang tatawagan ko pag ayaw nitong si Rizal. Okay, alright. Sino ba pwede matawagan natin dito? Mga boss, nagpapaliwanag ako sa inyo. Hindi nyo ako tagapagtanggol kasi nangyari ng bagay. Naawa lang ako sa inyo. Pagpunta nyo rito, tinulungan kayo ng mayor. Kaya namin muna kayo pinastay dito sa Manila ng dalawang araw. Kami na muna sumagot dito sa
Hotel Sogo para ma-i-airy yung inyong problema, para maintindihan ng ibang tao. Ganitong papaliwanag namin. Okay? Sa linya ng telepono si Mayor Levy Ibdao. Magandang umaga, Mayor Ibdao. Hey po, sir. Good morning po. Good morning. Mayor, alam ko tinulungan mo ata itong mga magsasaka na to ng plantation. Ito sila yung sa banana growers. Binigyan mo ng pamasahe. Nandito sa amin. Pinasa namin, Mayor, yung mga papeles na daladala nila nung Biyernes, ano? Opo, sir. Ay dokumentado lahat ang sinasabi ng Sumipro after nung bagyo ng 2012, nagkaroon ng infestation. Ayaw nilang patanimin muna, bagkos, ayan, to rehabilitate. So, nakikita to. Binabasa ko ngayon dito, blatantly refused to participate and enter into the rehabilitation program offered by the company despite series of negotiation dito po sa grupo nila. Because of this, unrehabilitated farm consisting of 25,218 so hectares has now become a source of inoculums of pest diseases that affects the operation nearby plantation. Thus, the companies decided to terminate yung FMC and take over the position of the farm to prevent the spread of pests and diseases affected 30 days of the receipts ng binigay demand. So, pinababakit sila. In view of the termination of FMC, binabasa ko lang dating sulat po. Outstanding account of the company in the total amount of 3 million. Yung 3,220,318 as reflected in the statement for the period of October 5, 2013. Ito yung naging nangyari, Mayor, na parang pinaalis sila. I don't know kung kausap lang namin kanina yung nasa DAR. Ano pong sa inyo, Mayor? Anong nakikita nyo rito? Sa pagkaalam ko po, sir, dati po, before Bagyong Pablo po, okay. August 2012. Yes. Bale, sila po yung nagmamanage nung Tama. Farm po. Yes, sir. And then, after Bagyong Pablo po, medyo malaki kasi yung damage. Tsaka nagkaroon ng infestation, Mayor, ha? Opo, kasi po pag sa tubig po kasi dumadaan yung sakit po kasi ng banana, ano sir, yung sa saging. And then, ano sir, yung iba daw kasi parang nag-resume sa operations nila. Mm. Yung iba po na hindi na-resume talaga, yun yung parang gusto i-take over ng company. And then, I think yung land po sir, iniintay ko lang din kasi yung decision ng DAR kung carpable ba siya sir para mabigay po sa kanila. Tama po kayo, Mayor. Actually, Mayor, ang ginagawa niyo po yung tama dahil nasa DILG po kayo, Mayor. Okay? Under DILG. At under DILG, Mayor, consider this na meron kang Municipal Agricultural Officer to also look at the plight of the itong mga growers na to, which I call them farmers, yung kanilang kapakanan, kalagayan, at kanilang karapatan. Kaya lang, may DAR po tayo. Yes po, ang sir. DAR naman, Department of Agrarian Reform, sila po yung nagpapatupad dahil sila po yung nag-award dito sa pamamagitan ng Comprehensive Agrarian Reform or CLOA, Certificate of Land Ownership Award, ang tawag po rin ang sabi po nga dito, ERB, Agrarian Reform Beneficiary, ito po yung mga farmers na to. Opo, sir. Okay, tama po yan. Ngayon, Mayor, because this is a partnership agreement, contract growing or growership, is a scheme wherein ARB's Agrarian Reform Beneficiaries commit. Sila po'y gagawin po nila, magpo-produce sila ng certain crops na yung kinakailangan ng investors na para bilhin, pre-arranged terms, may condition na yan, yung kalidad ng standard at yung pamantay na susundin doon sa sinasabing pagbenta. Kaya medyo sa nangyari po siguro yung sinasabi ng grower, ito yung mga, yung Sumipro, sa kabila daw po ng paalaala, advisory, at rehabilitate yung lupa, hindi raw po nangyari, and so nag-take over daw po sila. Wala naman po kami dyan, pero ito po yung nakasulat in papers na pwede pong magamit na mga magsasaka, dalhin po sa DAR.
Dahil ang DARPO dito ang pwede maging referee. Yes, sir. Actually, sir, kami po dito sa LGU, kung tinitingnan din naman namin kung saan po namin matulungan yung farmers namin. No, kaso lang po, yung hinihintay talaga kasi the responsible office po kasi with regards to their concern po is hindi po kontrolado ng LGU namin. Tama po kayo, sir. National agency po. Tama kaya po kayo. Yung ginagawa po namin dito sa LGU, more on follow-up, more on assistance. Yes, sir. Ganun po, sir. Kasi okay po, kung ano po yung decision ng DAR, sir, we will help, sir. We will help the farmers kung ano po yung decision nila. Alam mo, Mayor, ako'y humahanga sa iyo, no? Iba ka sa mga ibang mayor dito sa Luzon. Mapagsamantala yung ibang mayor sa Luzon. Ginagamit ang kapangyarihan. Ikaw naman, tinutulungan mo yung mga magsasaka natin. Sila po, ano? Kaya lang, wala na po sa mandato ng DALG bagkos sa Department of Agrarian Reform na ipaglaban dahil itong mga lupa na to, carpable to eh. Sabi mo nga, abay, yes, magdedesisyon yan. May karapatan ba ang SUMIFRO na ito'y mag-take over, i-recover base doon sa mga utang nito mga magsasaka? In short, parang finor-close nila. Parang finor-close nila yung magsasaka gawa nga nung sa usapan na breach of contract, my understanding, doon sa growership agreement nila na pare-pareho sila lugi kasi wala pong may export itong ito po yung SUMIFRO, wala rin po silang makukuha kasi kung meron man sila makukuha, hindi rin exportable yung mga saging kasi hindi papasa sa mamantayan. Hindi quality. Hindi rin po pwedeng bilhin yan. So, malulugi po kasi ang bank SUMIFRO kasi para nag-finance din, humihiram din sa banko. Opo, sir. May outstanding ngayon ang SUMIFRO dahil sila yung nagpa-fund. Ito mga farmers, sila nagtatanim. So, ang ginawa ng SUMIFRO in order for them, my interpretation lang po ito, Mayor, ano? It's not final. Ang ginawa naman itong SUMIFRO para naman matulungan. So, ang ginawa, parang ginawa nalang, Mayor, na take over na lang para wag masira yung export ng commitment nitong SUMIFRO sa ibang mga bansa na dinadala yung mga saging natin galing sa Pilipinas. Yes, well, sir. Anong tingin niyo, Mayor? Opo, sir. Pero sige lang po, sir. Dito po sa level namin sa LGU, sir, I will try to contact SUMIFRO din naman po para po at least man lang while patuloy na po yung business nila dahil po na na-take over nila yung farm, baka po na may ibang dagdag programa sila sa mga affected farmers din po. Okay. Mayor, ako'y humahanga sa iyo dahil nagkakaintindihan tayo, naintindihan ng kalagayan ng mga magsasaka. Mabuhay po kayo, Mayor. Good luck to you. I hope you'll succeed doon sa finding solutions, Mayor, ha? Thank you po, sir. Thank you. Salamat, Mayor. Mabuhay po kayo. Balik sa atin si Rizal on standby. Sir Umalyaw, magandang umaga sir, balik tayo. Ano magagawa natin dito, sir? Sa mga lumalapit sa atin na tatlong mga growers, farmer. Actually, Sir Ben, pag meron silang, alam nila, sir, pag meron silang pangangailangan sa DAR, pumapunta yan sila sa opisina namin. Actually, meron nga kaming mga meeting na ginagawa. Alam nila, Sir Vicente, ang tulong na pinoprovide po ng DAR. Okay. Pero, sa ARB dito sa Compostela. Well, pero yung sa concern nila ngayon, yung sa sa area na FMC, wala tayong, ang opisina natin dyan, Sir Ben, parang walang intervention kasi it is in between the SUMIFRO at saka sa kanila lang po. And, parang, sir, lumalabas ba, sir, na parang nangyari dito na foreclose sila? Yan ang concern eh, kasi parang na foreclose sila, sir? Actually, during kasi sa before sa Typhoon Pablo, sila na occupy ng area. Yes, sir. Pagkatapos ng Typhoon Pablo, yung anim na kasama nila bumalik po sa SUMIFRO. Pumunta roon. Nangyari, yung sila, Sir Tiking. Naiwan. Yung palayaw yan ni Vicente. Oo, naiwan. Sina Tiking, hindi agad bumalik. So, ang nangyari yan, yung area na inoccupy nila prior sa Typhoon Pablo, kinuha ng kumpanya at saka pinasa.
Iwan ko ba kung inaawa nila sa iba o... Baka naman, sir, parang they took hold of that property muna para wag masira yung kanilang exportation na yung mga tao rin na galing sa ano kasamahan nila, yun ngayon ang nangangasiwa ng lupa, hindi kaya? Opo, yung sa atin, sir. Kasi Arby, sila nangangasiwa ng Eric po. Itong mga nandito, hindi agad sila nakabalik kasi parang hindi naman parang either they don't agree with what the arrangement. Gusto lang hawakan yung lupa, pero ang Sumipro nag-take over na dun sa lupa bago yung kanilang magiging kontrata sa abroad, yung export, masira ang ginawa. Kinuha yung kanilang mga ibang kasamahan, sino lang nangasiwa ng lupa. Oo, tama yan, sir. Parang ganun. Okay, sige. Yan nga, parang merong issue, yung isa sa mga issue, bakit hindi sila agad bumalik? Kasi merong issue sa kontrata po. Alright. Ano ba yung issue sa kontrata? Ayaw nilang ibigay yung lupa dahil feeling nila sa kanila yan, under carpable yan, kaya lang ayaw nyo na makialam kasi between Sumifro na yan at saka itong Liberty Group na to. Tama? Oh, yung concept, kasi yan yung sabi ko kanina, actually yung dalawang landholding na inoccupy ng grupo nila Tiking, nila Vicente, actually operable yan, sir. Ang problema lang, hindi natin makover kasi meron man tayong sa guidelines natin na ang bawat land owner bigyan ng retention na 5 hectares. So, ibig sabihin, ang i-cover lang natin sa CARP is in excess of 5 hectares. So, yung isang landholding kasi na in-occupy nila, dalawa yung landowner sa registered owner, dalawa. Okay. So, yung area niya is more or less mga 10 hectares. So, kung isa map natin, yung area is only good for the retention. Okay, so wala talaga makukuha, parang ganun. Retention. Oo, parang ganun, sir. Okay. Pero hanggang kailan to, sir? Hanggang sa matapos yung kontrata nila doon? Kasi ang Sumifro is an exporting multinational company ng mga saging sa ibang bansa. Yes, sir. May katungkulan din yan, sir. Kasi pag mga export kasi, inaalagaan din ng gobyerno, tama? Yes, sir. Yung sa part natin, sir, sa mga CARP area at saka yung sa ERB, yung intervention ng DAR, sir, is meron man yung sa Agri-Business Venture Agreement, yung sa ABA, sir. Yeah. Before magkaroon, mag-final ng kontrata between ERB at saka sa company, dumadaan yan, sir, sa atin, sir. I know, sir. Nakita ko yun, sir, na you can protect them, kaya lang dito wala kayo magawa kasi parang napunta rin sa retention. Oh, retention, sir. Retention, okay. Yung area nila, sir. Yes, sir. So, how long would this... Gaano katagal po mangyayari ito, sir? Ang alin, sir? Itong retention na to, hanggang sa may kontrata ang ano, ang... ano magagawa ng DAR dito? May timeline ba? May expiration date ba yan? Ang retention, sir? Oo. Parang recovery na ginawa, asset recovery or property recovery ang ginawa ng Sumifro dito sa kanila kasi hindi lang matamnan kaysa naman mapinsama, ano naman, maantala yung kanilang export. They decided to take action kasi doon sa repeated warning na ginawa nila, hindi naman sumunod to. Pero yung ibang mga kasamahan nila, bumalik doon sa Sumifro, nagtrabaho, parang ganon. So, actually, merong kunyan, sir, eh. Merong preliminary agreement doon na din-discuss kasi alam niyan nila sa Peking. Okay. During the time na nagkaroon ng meeting between them. Sir, alam mong, sir, bago tayo mapunta rito, ano? Gusto ko lang po rito. So, alam ni Peking. Sino si Peking? Oh, Peking. Alam mo naman pala ito. Si Vicente. Alam mo naman pala. Palayo kasi niya, sir, Peking. Oh, Peking. Palayo ni Vicente Siba. Okay, Peking. Eh, may alam ka naman pala daw dito. Pabihira ka naman, oh. Punta-punta ka pa sa akin. Ano daw yung napag-usapan ninyo ng Sumifro? Tsaka yan dyan sa mga ano dito, may Andar. Nakikialam naman dito, Andar. Ano nangyari? Ang nangyari kasi, sir, marami ng order. Pamigay yung kay Felix Santos. Oh, yes. Anong nakikita ninyo? Ayaw tanggapin ni Peking eh. Kaya pumupunta, nagpa-forum shopping eh. Actually, sir, yung
member pa ni Tiking. Like during the time na nagkaroon ng meeting between them at saka Sumipro. Sumipro. Oh. Merong ano 'yun, yung tatawag na parang compromise. Yeah, compromise ng offer yung company. O tinanggap ba nila hindi? Ibalik sa kanila. Mm. Ibalik sa kanila yung Ilupa. Portion ng 10 hectares yata yung oh. inoccupy nila noon. Okay. Tapos oh, what's the deal? Ang problema, hindi man nila sila gusto na ganun. Ayun nila buo. Okay. Sige, sir. Kung that the case, namagitan po kayo doon, sir. Tama? Nag-intervene kayo. Kasi ang nangyari doon, yung during that meeting, ang isa sa mga discussion, sir, is yung awarded area ng DAR para sa kanila ng mga ARP na inarkilan po ng Sumipro. Okay. Yung sa planta nila. Ayaw pa magnificing. Ayaw pumayag ni Piking. Hindi so, yung sa compromise na pagbigay sang ang isa uli ng company. Alright, sige. So sir, kung gusto yata ng grupo nila is the whole area yung oh, di, sir, ganito na lang sir. Oh, sige sir. I got it, sir. I got it. Thank you so much, ha. Thank you so much, sir. Okay? Sige, sir. Okay, thank sige, you. Okay. Okay, ganito na lang aking gagawin. Alam ko na kung ano nangyari. Nag-take over ang Sumipro. Pero nagkaroon ng compromise meeting to come up with a compromise solution. Hindi mo tinanggap yung solution. Gusto rin niyo kunin lahat. Kaya kayo nandito. Hindi ko kayo matutulungan kunin ang lahat kasi yung DAR mismong protector ninyo, hindi na nakialam. Piking, makinig ka na lang. Ano? Hindi ako, wala akong time makipagtalo sa iyo. Tinulungan na kita, tagapagpaliwanag ako. Hindi mo ako tagapagtanggol. Bakit? Ang unang magtatanggol sa iyo ang Department of Agrarian Reform. Yan ang unang magtanggol sa iyo kasi yung iyong lupa ay gobyerno yan. Ngayon, na-award yan Agrarian Reform Beneficiary. Hindi pwede makialam yung Agrarian Reform or DAR kasi mayroon kayong pag-uusap. Hinayaan kayo ng mag-usap Sumipro at saka Best Liberty. Sana man kadahilanan hindi kayo pumayag ang offer, bibigay sa inyo yung 10 hectares or para, ano, balik sa dati, hindi kayo pumayag, ginusto nyo eh. So, dahil hindi kayo pumayag, walang nangyari. So, kung titingnan mo, eh, may compromise agreement naman, may compromise offer ang binigay itong Sumipro. Na witness mismo yung DAR. At hindi pwede makialam ang DAR, dektahan ang Sumipro, kasi partnership ninyo yan eh. Kayo ang mag-aayos niyan. Hindi pwede makialam ang DAR doon sa usapan ninyo. Kaya lang kung titingin mo, para kayong finor close. Parang niremata yung lupa ninyo kasi may utang kayo sa Sumipro at saka mga conditions na hindi nyo sinunod. At dahil hindi nyo pagsunod, sa kabila ng ilang upaulit na pagpaalaala sa inyo, may katigasan din sigurong ulo ninyo. Dito nga lang sa compromise agreement, eh, compromise offer, tumalikod kayo. Bakit yung ibang kasamahan ninyo bumalik na sa Sumipro? Bakit kayo nandito? Eh, grupo ninyong iba roon. Grupo mo lang ata ay nandito. Kaya ayaw mo talaga. Gusto ninyo makuha ang buong buo. Kung gusto mo makuha ang buong buo, makipag-ugnayan kayo sa Sumipro. Tingnan mo muna kung anong paglabag or tingnan mo muna kung bakit hindi lang maibigay. Kasi, yan ay pribadong, yan ay kasunduan ninyo, Sumipro at Best Liberty Corporation. Hindi pwede makialam ang DAR. Kasi, nakatingin ang DAR, protektahan kayo. Ngayon, dahil ayaw mong nagapin, status quo. Tumutulong din ang lokal na pamahalaan. Hindi naman pwedeng bawiin at makialam ang lokal na pamahalaan dahil ang DAR mismo, status quo lang. Siguro, bumalik ka sa DAR, tanungin mo ang DAR, dapat ko bang tanggapin? Dapat ba kami makipag-ugnayan? Kasi may standing offer sila sa inyo eh. Hindi nyo tinatanggap dahil gusto mong kunin uli yung buong lupa. Magkakaroon tayo ng problema dyan. Nagkakaintindihan tayo? Yes, sir. Ikaw, Gerson, naintindihan mo na ngayon? Yes, sir. Kaya kayo nandito kasi hindi kayo pumayag sa alok ng Sumipro na ibalik sa inyo ito lang at ang gusto pala ninyo, buong lupang kinuha sa inyo. Teka, may utang kayo eh. Bakit yung ibang mga kasamahan ninyo bumalik? Wala namang problema. Kasamahan ninyo. Kayo lang nandito. Hindi ko kayo matutulungan sa kagustuhan ninyo makuha buong buo
kasi ayaw ko makialam sa anumang kasunduan meron kayo ng Sumifro. Kayo lang ang tanging makakaresolba niyan. Hindi nyo ako kailangan. Ang kailangan nyo lamang, humingi kayo ng linaw sa DAR. Pag sinabi ng DAR, kayo kung ang gusto ninyo. Tanong nyo sa DAR, tama po bang gagawin nimo? Kasi sabihin nyo, tama bang ginagawa natin dito, sir? Pag sinabi ng DAR, kasunduan nyo yan. Pumasok kayo sa kasunduan, ilabag nyo kasunduan. Ba't kayo nagpapakampi sa iba? Tagapaglinaw nyo lang ako, hindi nyo ako tagapagtanggol. Sana natulungan ko na kayo, bumalik kayo roon. Makipag-ugnayan sa DAR, pag-isipan niya ng husto, kung tatanggapin niyo, may karapatan kayong huwag tanggapin, may karapatan kayong tanggapin, may karapatan kayong baliwalain, pero huwag kayong magtatakbo kung kani-kanino. Mabuti nga ka mo dito sa akin, ha? Intindihan ko. Tinuldukan ko na. Mag-desisyon kayo. Kung anong dapat. Pagdating niyo roon, mag-usap-usap kayo. Walang ibang makakatulong sa inyo, kahit sa Presidente Marcos, hindi po pwede. Kahit Department of Justice, hindi pwede. Kahit ang husgado, hindi po pwede. May kasunduan kayo. Pag yung kabilang partido pumayag na, kumbaga, nag-alok na, pero ayaw nyo, eh, nasa sa inyo yun. Kasi kung gusto nyo bawiin uli, paano lang yung utang ninyo roon? Eh, bakit yung ibang mga kasama ninyo nagbalikan na? Oh, hindi naman interesado ang Sumipro kunin ang lupa ninyo. Interesado ang Sumipro na ang kontrata nila pag-i-export tuloy-tuloy na hindi na antala, hindi sila nalulugi sa banko. Malinaw ba, Piking? Okay na sa'yo? Okay na, sir. Okay, Gerson. Okay. Eduardo, okay na? O di mabuti ka mo. Nakilala ko pa kayo. Mga gwapong lalaki pala kayo. Lalam siguro mawawala sa pagkagwapuhang lalaki ninyo kung medyo makipag-usap uli kayo. Ha? Para medyo masayang Pasko nyo. Yes. Yes, sir. Okay ba? Yes. King, sigurado ka? Parang lutang ka pa rin. Paskong Pasko, lutang na to, lutang ka. Maraming salamat, sir. Ayun nga. Wala, inaantay kayo ng, inaantay pa rin kayo ng DAR. Pag-isipan nyo yung alok, kung ayaw nyo, walang pipilit sa inyo. Hindi na alok sa amin, sir. Ha? Yung donator, hindi na alok. Hindi na alok ng DAR. Ayoko nang, ikaw naman talaga, sismoso ko masyado. Para kang si ano eh. Huwag ka na marites, pumunta ka roon. Kasi ikaw, puro ka, hindi. Wala ka namang pinapanigan eh. Sarili mo lang pinakikinggan mo. Bumalik ka roon. Hindi ako makikialam kahit nasabihin mo hindi. Hindi pa rin ako makikialam. Pinababalik na kita. Tama na ang bakasyon nyo sa Manila. Balik na kayo sa Cagayan, ano, sa Davao de Oro at ayusin nyo na lang, ha? Kasi kung hindi, Davao de Oro, baka Davao Tanso na ang pupuntahan ninyo sa susunod. Biro lang. Okay? Okay. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Higit sa sumbungan, imbestigahan. Ano mang reklamo, binibigyang aksyon, solusyon. Dahil nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak, kakaiba, tulong at serbisyo. Tatak Bitag, Tatak Ben Tulfo. Ito po, Tatak, hashtag, ipabitag mo.